Okay, so welcome back po sa channel, PHP CRUD Operation. So, for this time, yung ginawa nating CRUD, so lagyan natin siya ng search, and then mag-add din tayo ng navbar dito sa itaas. Okay, so kung mag-search tayo dito, so automatic mag-filter yung record. Ito yung gagawin natin. So, refresh lang natin to muna. Okay, then dito sa index, so kailangan natin i-add itong 3 file, so which is itong data tables bootstrap. So ito yung para sa pag-search. So itong mga files na to, ilagay ko lang sa video description. Then i-add natin dito sa itaas. So itong dalawang script, so ilagay lang natin siya dito sa ibaba. Okay, so yan. Then mag-add tayo dito ng script. So script. And then variable document dot ready and function. And then variable, so mag-create tayo ng ano dito, so variable para ito yung i-call natin sa table. So example, then that data table. Okay, so then itong variable na or ID na example, so ilagay natin siya dito sa table. So mag-create tayo dito ng ID plus example. Okay, so try natin i-refresh. Okay, so ito yung search. So mana yung paglagay natin. So next natin is mag-add tayo ng navbar dito sa itaas. Okay, so dito sa index natin, so i-remove lang natin to. And then refresh. So next dito sa ano, browser, punta kayo sa Google. Then search nyo lang yung navbar 43.30 na bootstrap. Okay, then hanapin nyo yung components, so click lang. And then dito sa scroll down lang, then dito sa no, click lang ang navbar. And then dito sa ibaba, so ito yung kopyahin natin. And then ilagay natin siya dito under sa container. Then paste natin dyan. Okay, so next natin, try natin i-refresh. Okay, so ito na yung navbar natin sa itaas. And then yung pag-add ng records, so lagay natin siya dito sa itaas. Add new. Then i-link natin, so insert that PHP. Then refresh. So try natin i-click. Okay, so yun guys. Then next, dito sa itong brand, so pwede natin siyang palitan kung ano yung pangalan sa system na ginawa natin. So lagyan natin siya ng, for example, record management. Then refresh natin. Okay, so ito na yun guys. So yan lang guys, and sa next naman natin is yung ano, mag-create tayo ng login para pag ano, hindi siya diretso sa dashboard natin. And I hope na may natutunan kayo, and don't forget to subscribe my channel, CRUD PH, and God bless.